isa sa mga kilala kong vlogger din, nagtanong siya sa akin simula nung nag-start tong COVID na to, ano daw yung point of view ko tungkol sa pandemic na to. Hi everyone! Kumusta kayo? Sana magandang araw nyo, magandang araw nyo, magandang araw ko, maganda ang araw natin lahat. Kung bago kayo sa channel ko, please subscribe my channel and hit that notification bell. Tayo ngayon guys, naglalakad-lakad. Umaga dito sa ano, sa Dubai. Alas 7 ng umaga. So dito tayo ngayon sa ano, sa may Alrique Street. Ito yung lugar na kumbaga paggabi, super busy talaga siya kasi maraming mga kainan, maraming mga yun nga, isa sa pinaka itong street na to, isa sa pinaka busy paggabi dahil maraming mga kumakain dito at saka maraming mga establishment kumbaga. Kaya isa sa pinaka-busy lugar dito mismo sa sentro mismo ng Dubai. Isa to sa pinaka famous na lugar dito, maraming mga course, maraming mga establishment, ang pinaka dahil naging famous na dito dahil marami siyang ano, maraming mga kainan yun, maraming mga kainan na andito, kaya siya sa pinaka noon sa pagdating sa bagay na yan. Yan, naglalakad lang tayo commonly dito dati, yung hindi pa tayo nagbablog, naglalakad-lakad lang tayo dito pag umaga. Parang exercise lang din. So ang pagkakaiba ngayon, nagbablog na tayo, take the opportunity to exercise while vlogging, di ba? So kumbaga dalawa yung tama. So gusto lang natin ipakita sa inyo yung ano, street. So, ano yung street ng Dubai pag umaga. Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side. Gusto mong makita ng ano, kung gusto mong makita ang mga maraming mga Pilipino, punta ka dito pag gabi sa street na to, Alriga. So marami kang makikita ang mga Pinoy dito kasama yung mga kaibigan, pamilya. Hindi lang mga Pilipino, marami din mga ibang lahi. So, kasi famous na yung lugar na to pagdating sa mga kainan or ano pang mga, you know, mga pastime dito nila ginagawa, dito sila umuupo. Marami nakikita ang mga magagandang tanawin dito. Ngayon ay patas ng patas yung oras, pabisi ng pabisi yung ano, yung street na to. May part doon na ano, hindi natin pwedeng kunan ng vlogging kasi dumadami na yung tao eh. Medyo may concern dito pagdating sa ano, sa vlogging. Kailangan ano, wala kang ano, pagdating sa vlogging dito dapat kailangan wala kang makapture masyado ng tao kasi yung tinatawag na privacy concern, yun yung pinaka concern nila dito eh. So kaya naging maingat tayo sa pag-capture ng mga bagay-bagay. Yan. 7:26 ng ano dito, 7:26 ng umaga. Medyo nakakapaglakad-lakad na tayo ng konti. So,
may ano na eh, kumbaga hindi na ganun kainit, so hindi na tayo nagpapawis. Kung exercise lang ang pag-usapan, naging normal, parang normal na lang eh, kasi nga hindi na masyado ganun kainit dito. Padami ng padami na yung mga tao dito sa ganitong oras, kasi yung iba papasok eh, papasok sa trabaho, kaya yon. Kami walang pasok ngayon, kaya naisipan namin maglakad-lakad na lang muna dito. At the same time, mag-vlog. Balik na kami. Tamang-tama papunta dito, papunta doon, tama-tamang exercise eh. So, yun nga, pabalik na kami doon and dadaan kami sa Dunkin Donuts. Bibilihan namin si Isa ng Dunkin Donuts kasi parang wala sa mood yun eh. Galit na galit kasi ba't daw kami umalis. So, kailangan may pasalubong para maging okay uli yung mood niya. I know you from some other world. Someone wake me up from this dream. Cause everything is not as it seems. Deja vu is taking over. I know you from some other world. Someone wake me up from this dream. Cause everything. Hintay kong maulog yung KFC sa taas eh, isang bucket. Kaya lang, walang chance yata. Parang maikpit yata yung pagka-tornilyo dun eh. Okay na yun mamaya pag may nakita siyang pasalubong. 2,000 years later. Punta tayo ngayon sa ano, sa medical center. Samahan ko tong ano, mga kasama ko. Magpapa-medical sila eh kasi 2 years na yung visa nila. So, dito kasi every 2 years kailangan mong i-renew yung visa mo. So in order para mag-renew ng visa, kailangan ko magpa-medical. This doesn't make sense at all. Tayo ngayon sa ano, sa dumating na kami dito sa medicalan. Doon na sila sa loob. Nagpa-medical na. Hindi tayo pwede pumasok din eh. Sila lang ang pwede pumasok doon. So dito na lang tayo sa labas, naghihintay-hintay. Maganda kasi may park dito eh. Pwede tayo magtambay. So dito na lang muna ako nagtambay. Hintayin ko sila. It takes maybe half an hour. Let's say maximum half an hour tapos na 'yon. Ganito kasi dito pag ano, pag yung visa mo, nasa ano yan eh, nasa 2 years visa ka. Tapos after 2 years, kailangan ka mag-renew. Every 2 years yung renewal. So, bago ka maano, bago ka ma-renew, kailangan ka muna magpa-medical. Everything is not as it seems. Deja vu is taking over. I know you from some other world. Someone wake me up from this dream. Tell me you've been here.
isa sa mga kilala kong vlogger din, nagtanong siya sa akin simula nung nag-start tong COVID na to, ano daw yung point of view ko tungkol sa pandemic na to. Ang sagot natin doon ay sabi ko sa kanya, itong pandemic na to ay ano siya eh, kumbaga aside ng natural calamity, ito yung isa sa pinaka mahirap na nangyari sa history ng humankind, itong tinatawag na pandemic na to. So, ang point of view ko doon ay dalawa, may positive side at saka may negative side. Unahin natin yung negative side. Yung negative side ay talagang ano siya, malaki talaga yung ano, malaki yung naidudulot niyang destruction sa buong mundo. Kasi maraming bansa ang naghihirap, maraming tao ang nawawala ng trabaho, maraming pamilya ang nawawala ng mahal sa buhay. It's a total destruction sa negative side talaga ng ano na to, ng pandemic na to. Yun yung pinaka, yun yung short term total destruction. At saka marami ding buhay ang nasawi. Sa report ngayon, siguro million-million na rin yung buhay na nasawi dahil sa pandemic na to. So talagang ano siya, as I said, isa sa pinaka-deadliest na pinagdadaanan ng buong mundo. Di lang buong mundo, but it's all humankind. But in flip side, if we flip natin, there is positive side. Yung positive side ay I think yun bilang ano, bilang isang human. Ang una sa mga positive side na nakikita natin ay yung ano, karoon tayo ng faith, yung more faith sa pananampalataya natin. Alam mo, either you are Islam, you are a Christian, you are a Buddhist, you are in a religion, I'm sure nagkaroon tayo ng tinatawag na paniniwala. Tumaas yung ano, paniniwala mo sa Panginoon. Isa 'yon sa mga positive side na nangyari. Pangalawa yung ano, nagkaroon tayo ng time sa pamilya natin. Maraming tao ang palaging nagko-complain dahil walang oras. Walang, maraming pamilya ang nawawasak dahil walang oras. Maraming mga bagay ang nasisira dahil walang oras. So ngayon sa time na 'to, nagkaroon tayo ng time. Nagkaroon tayo ng oras sa pamilya natin, makipagbanding, nabuo yung tinatawag na family bonding, at saka doon nabuo yung tinatawag na total na pagmamahal, pagmamahalan ng isang pamilya, isang family. At ang pangatlo doon ay siguro ay ang tinatawag na ano, yung nabigyan natin ng oras yung sarili natin, di ba? Katulad ko, example, dati, kumbaga, palaging trabaho na lang. Work, work, work. Sabi pa nga nung kanta, work, 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 work. So, isa din yun na ano, isa din yun na nawawalan tayo ng ano, ng kaligayahan. Hindi, minsan hindi na tayo naging masaya dahil sa sobrang trabaho, pagod. So, ginagawa natin dahil to survive. Ginagawa natin yun dahil to survive. But deeply, minsan sinasabi mo, gusto ko nang sumuko, pagod na ako. Pero hindi mo pwedeng gawin yun dahil kailangan mong gawin. Sa panahon ngayon, naging ano yun eh. Naging, kumbaga sa side ko, nagkaroon ako ng time para mag-vlog. At ito yung passion ko, dito ako masaya. So, kumbaga nagkaroon ako ng, nabigyan ko ng time yung sarili ko for that. Na naging masaya ako, at least man lang, for how many years na nagtatrabaho tayo. Nabigyan natin yung sarili natin ng chance na gawin yung mga bagay na saan tayo masaya. And for me, vlogging is my passion, and nagiging, yun nga, masaya ako dito. And ito yung isa sa mga positive side na nangyari sa pandemic na to. So yun yung point of view na sinagot ko sa kanya. So sayo guys, sa akin yun yung ano, point of view ko. Sayo, baka may ano kayo, may mga yun na, point of view din kayo diyan sa mga sa nangyayari ngayon. So you deserve to know my point of view about this pandemic, and likewise I deserve also to know about yours, and not only me, but we can share each other. So we can have like discussion about it and learn about it. So yun, again, sana malagpasan natin itong mga pinagdadaanan ito, guys. Be safe always.